motherfucking eagle, double G. So, hi guys and welcome back dito sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ang i-share ko naman sa inyo is kung paano makakuha ng police clearance sa Pilipinas kahit nasaan kayong bansa. Ayan, ipapasa ko sa, i-share ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng police clearance kahit nandito ako sa Kuwait. Or kahit nasaan kayo, pwede kayong magpakuha sa kanila. Ang pangalan ng FB niya is CFG. CFG Documents Processing Agency. Iyon yung pangalan niya. Hanapin nyo lang siya. Ito yung kanyang ano, ayan. Ay, hindi naman kita. Ayan. Ayan, ayan siya. Ayan, hanapin nyo lang yan sa Facebook. Dalawang beses na ako nakapagpakuha dito. Yung una, yung sa asawa ko. Yung pangalawa, yung sa akin. So, una, magme-message lang kayo sa kanya. Or pwede kayong i-contact niya sa WhatsApp. Pwede din kayong mag-message sa kanya sa Facebook. Tapos kukontakin kayo sa WhatsApp. Pwede din. Kasi may nakalagay sa Facebook ng number din nila sa WhatsApp. So, sa akin, mas madali silang mag-reply sa Facebook. Sa Messenger Facebook. So, ayan. Una, pupuntahan nyo yung CFD Document Processing Agency. Tapos, ayan. Makikipag-communicate kayo sa kanya. Tapos, ibibigay sa inyo yung mga kailangan na requirements para maikuha kayo ng NBI. So, ang mga requirements na yun is kung gusto nyo, bago nyo siya i-message, ihanda nyo na yung mga requirements para mabilis lang. Process, payment, ano na agad yung pag-uusapan nyo. Pag naipasa nyo na lahat yung requirements sa email. Kasi ibibigay niya sa inyo yung email address niya para dun yung ipasa yung mga requirements na hihingin niya. Ang mga requirements is old NBI police NBI clearance. Kung wala kayong NBI clearance, so may dagdag na payment 'yon. Pero kung mayroon kayong copy ng NBI clearance nyo sa Pilipinas, ibigay nyo para less yung babayaran nyo. Pangalawa, authorization letter. Yung authorization letter na 'yon, may ipapasa siya sa inyo na format kung paano nyo 'yon gagawin. Tapos isi-send mo lang sa kanya sa email. Tapos, mayroon ding passport copy with 3 sign or 3 signature. Tapos, latest 2x2 picture. At saka yung current address ninyo sa kung saan kayong bansa na doon. Ayan, kung saan bansa kayo nandoon. Tapos, sasabihin sa inyo is 3 to 7 days yung processing or yung makukuha nyo yung isi-send sa inyo sa email yung copy. Pero pagkakuha nun, pwede nyong ipasend sa kanya sa email nyo or isi-send yun direct sa address na ibinigay ninyo. Kung gusto nyong dito sa ibang bansa, ipasend sa inyo, walang problema. Pwede din sa Pilipinas. Kung gusto nyo sa Pilipinas lang, ibibigay nyo lang yung address, may dagdag charge din yun sa pagbabayad sa LBC. Ayan. Yun yung mga requirements sa pagkuha ng NBI. Kasi, alam ko, marami akong nababasa dun sa mga nakita ko na group na sa mga nag-a-apply sila sa iba-ibang lugar. Tapos, namumroblema sila kung paano makakuha ng NBI clearance. So, eto, highly recommended ko to kasi talagang dalawang beses na akong nagpakuha sa kanila. Mabait din sila, madali silang mag-reply, madali silang mapakiusapan. Ayan. Tapos, yung payment, kayo na lang yung mag-usap. Pero para sa akin, okay lang yung payment kasi hindi ipaprocess yung ano nyo, yung pagkuha nyo ng NBI hanggang hindi kayo nagbabayad. So, kailangan ipapasa niya sa kanya yung resibo nyo kung nakabayad na kayo. Para mas madali, magbayad agad kayo pag naibigay na sa inyo kung sa inyo isi-send para magawa agad yung inyong mga NBI clearance para hindi kayo maghihintay ng matagal. Kasi para sa akin, legit sila. Tapos, yung bayad para sa akin, okay na yun kaysa magpalakad-lakad pa ako sa Pilipinas. So, sa kanila na lang kasi ganun din, magbibigay din ako ng pampamasahe sa kanila, pangkain or everything. So, sa kanila na lang, mabilis din naman. 1 week ko, nakuha ko na agad yung NBI ko. So, ayan. Yung pangalan ng nakakausap ko doon is si Sir ano nga yun? Basta, lalaki yun. Tapos, may ibibigay pala sa inyo ano yun, parang pag sa appointment, kung paano nila pipil upan doon. So, may ibibigay sa inyo, kailangan ninyong pil upan yung isi-send sa inyo na ito. Isi-send ito sa inyo. Yung mga
Nasaan na yan? Yung mga passport number, mga first name, middle name, family name, husband surname, kasi naka-indicate na yun pagkakuha nyo ng police clearance. Ayan. Tapos, ano pa? Basta yung processing fee, para sa akin, okay yun. Sir, ano nga pangalan nun? Sir Rex? Sir Rex ba yun? O Sir Chris? Basta something ganun. Basta siya. Basta yun. Ganun lang. Ganun lang. Yun lang i-recommend ko sa inyo. Pagkuha ng NBI clearance sa Pilipinas at nahihirapan kayo na sa ibang bansa kayo, magpakuha na lang po kayo sa CFG Document Processing Agency para wala na kayong hassle. At mababait naman po sila dun. So, ayun guys. Thank you so much. Bye!